Magandang gabi po sa inyong lahat. Naririto na naman ako upang hatiran kayo ng isa pang kasaysayan. Marahil, kung nagkaroon lamang ng ikalabing isang utos ang Diyos, ang sasabihin niya sa kanyang mga kinapal ay ang igalang mo ang patay. Nasusulat, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din namamatay. Ito ang buod ng kasaysayang ilalahad ko ngayong gabi mula dito sa Ma'am Pilo, huwag muna ako kayo magsusukat dyan. Hindi naman kayo nakakasiguro sa inyo kukuha ng servisyo. Oh, pero yun ba na yung nasusukat talaga? Gaya naman o... Oh. Hindi pa tapos ang investigasyon nun yan. Baka makasira kayo sa ebidensya. Paano siya na yung nahukos sa trabaho ko ito? Matagal ko ng trabaho ito. Kamo, ito pa isang punyari ha. Jeep. Oh, nauna ako sa iyo ha. Baka sulutin mo na naman ako. Kanyaris, mabuti pa takpo mo ng dyaryo. Oh, tabi kayo dyan, tabi kayo dyan. Tawagin mo na tatay mo.
Naku, Nay, pagagalitan na naman ho ako noon eh. Alam niyo naman yun, ayaw na i-istorbo pag may ginagawa. Siya nagpasangad niyang kanin, naghihintay lamang ng tawag yun. Sige na. May patay na naman ba, ate? Meron, kaya huwag kang pupunta doon sa baba, ah. Hindi naman ako takot sa patay eh. Kahit na, masama sa'yo yung amoy ng gamot doon sa ibaba. Kaya huwag kang pupunta doon. Sige na, tawagin mo na. Oo. Sumunay, Klob. Yan, mabuti yun sa bata. Ayan. Tay, nakahain na ho. Kumain na muna kayo. Sige, mauna na kayo. Susunod na ako. Sa anak mo, ha? Dumating doon, tinawag akong kumain, pagkatapos parang laduan, tsaka umalis. Inawalan daw siya ng gana. Inawalan ng gana? Eh siguro, nakita na naman yung ginagawa mo. Batang yan o, hindi na nasanay. Hindi ba nga nalalaman yan ang hanap buhay ko? Pero, kaparis ko rin si Edna, kaya ano magagawa mo kung pareho kaming mahina ang naturalesa? Dalaga ka pa lang. Hanggang nagkalandao ka. Hanggang nagkaanak ka ng 18 anyos. Yan ang hanap buhay ko. Yan ang bumubuhay sa atin. Eh, bakit kayo parang mandidiri ganyan? Hello, hindi naman kami nandidiri. Natanggap na namin lahat yun. Eh, pareho ko rin babae si Edna. Kaya medyo mahina kami at halos hindi kami makatingin sa patay. Hindi kayo dapat sa patay matakot. Matakot kayo sa buhay. Sapagkat ang patay, yan ang bumubuhay sa atin. Ang patay yun na nagbibigay sa atin ng pera. Pero yung buhay, ano mapapala mo riyan? Kumari nga, manalangin ka pang umulan ng patay para umulan naman sa atin ng pera. Nagising ka. Ate, maano ba ako? Siyempre. Bakit mo tinanong? Kasi sabi niyo, ampun lang ako. Hindi mo ako kapatid. Kahit naman ampun ka lang, mahal naman ka namin, di ba? Pexman? Pexman. Ate, sino mo yung gulang ko? Eh... hindi ko rin alam eh. Nung dumating ka kasi dito, wala ako nun eh. Pagdating ko, sabi ng nai, aampunin ka daw namin. Alam mo, baby ka lang nun. Pero ngayon, tingnan mo, laki-laki mo na oh. Ate, mahal din ba ka ng ito yung tinay, maskin hindi nila ako anak? Siyempre, mahal ka namin. Kaming lahat, mahal ka namin. Ate, huwag niyo ko pamimigay, ha? Bakit ka naman namin pamimigay? Pag kinuha ako ng itay at tinay kong totoo, huwag niyo ko ibigay. Kasi pinamigay nila ako sa iba. Hindi nila ako mahal. Ate, I love you. I love you too. Thank you.
nililinis mo, binawasak mo. Ito, pambira ka. Kung sumima ako dyan, naka lang ngayon. Nalilinis ka lang ng ganito, sisimasimangot ka pa. Mamalasin pa itong punerarya natin ito eh. Eh, hindi naman ako tumututulita eh. Nagkataon lang masama pakiramdam ko. Masama pakiramdam mo? Anak, magtanda na ako ha. Ilang taon na lang akong tatagal dito sa mundo. At ikaw ang aking pinapagmana. Paano kang matututo? Sa pamamalakad dito, hindi mo pag-aaralang mabuti ang palitakbo rito. Ha? Eh, pinag-aaralan ko naman no, itay. Kaya lang, huwag yun naman no, ako madaliin dahil... Hindi naman kita minamadali. Kaya lang, ang tao, pag ayaw sa trabaho ngayon, talagang mabagal. Pero pag gusto mo ang trabaho, madadali. Pero ikaw, kahit... bahala ka na. Bahala ka na kung ano mangyari sa'yo. Totoo, patay na ako. Ito, sa kabutihan mo rin sinasabi ko. Bahala ka. Kahit labag sa kalooban, napilita na rin ang dalagang si Edna na sundan ang mga yapak ng ama sa kanyang hanapatay. Mula na noon, pinag-aralan ni Edna ang pamamahala ng kanilang punerarya. Totoo pala, chismis ha? Sino nagpapasok sa'yo dito? At bakit ka nang gugulat? Ano ka pasok sa akin? Nanay mo. Alam nga naman tatay mo, alam mo namang sagot sa buto galit sa akin nun eh. Mabuti pa umalis ka na bago ka abutan ng tatay ko dito. Baka ikaw ang susunod na imbalsa mo yun. Well, okay lang sa akin yun kung ikaw ang maging imbalsa mo sa akin. Alam mo, nakakalata ako. Hindi bang pangarap mo maging makeup artist na kilala sa lipunan, yung sosyal? Bakit ang ending mo? Nag-makeup ka ng mga bangkay. Huwag mong alipustay na sarili mong trabaho dahil pareho lang naman tayong tagapagmana ng punerarya. Well, ako na-accept ko na matagal ang pinamana sa akin ng tatay ko yun. At least pagtagali ka, magiging boss ka rin dito. Oh, isa lang ang request ko. Sana huwag tayo mag-away katulad ng mga tatay natin. Eh, kayo naman ang nangunguna dyan eh, kaya nagagalit ang tatay ko eh. Kung ano-ano special offer ang mga binibigay nyo, nagpapababa pa kayo ng preso. Kaya naman tuloy pa, isa-isa tuloy ang customer namin. Edna, kung sinasagot mo na ba ako, edi sana magkasosyo tayo. Hati tayo sa kliyente. Edna naman, oh, talaga namang mahal kita eh. Handang-handa akong pakasalan ka. Pilo. So, ilang panagin doon ngayon ito? Ha? Magandang hapon ako, Pilo. Huwag mo kutuin, ha? Gusto mo isilid ka ito sa kaba ko? Aalis na ho ako, ha? Teka, teka mo na. Tatandaan mo, ha? Sabi mo sa tatay mo. Huwag niya akong kakalabanin, ha? Huwag niya ang susulutin itong punerarya ko, ha? Nagpapababa ba siya ng presyo? Hindi ako natatakot sa kanya. Tatandaan mo yan. Ha? Sabi mo sa kanya yan, ha? Huwag kang aawat-awat sa pagkamainit ang ulo ko, ha? Sabi mo sa kanya yan, ha? Kahit napatayan pa, hindi ako tatakot sa kanya. Isang kilo lang pa akong bakya. Ba't bumili ka na naman ba? Kala ko marami ka pa, no? Eh, hindi. Kailangan ko pa rin eh. Tsaka bumili na akong mga retaso eh.
Yung ilalagay yung sa pang-adorno sa loob ng atol. Parang mayroong ibig sabihin to eh. Ano yung pangalungkot eh? Bakit ba? Nay. Oh, ano yun? Sino po ba talaga ang inay at tatay ko? Bakit gusto mong malaman? Kasi palagi ako tinutukso ng mga kalaro ko na daw po ang inay at tatay. Ano? Wala kang inay at tatay. Alam mo, yung inay mo. Pilo. Kailangan malaman na niya. Lalaki ang batang yan eh. Dapat malaman din niya. Hindi tayo kinukulit ng ganyan. Ganito siguro yung panahon ng mga ganitong oras din. Dumating siya dito. Sugatan. Sabi sa akin ng munisipyo, bahala ka na yan. Ngayon pa nga ba ang gagawin ko? Kaya, ikaw, saan ka naman susuot? Nung ipinalibingan namin yung nanay mo, wala ka masuotan. Kaya naiwanan ka sa amin. Kami umampun sa'yo. Hindi ka naman namin pinabayaan, di ba? Hindi ka namin itinuring na iba. Ang pagmamahal namin sa iyo ay higit pa sa tunay na anak. Kaya meron ka rin nanay at tatay. O tama, naku na umiyak. Hindi mo dapat iyak yan. Customer ko. Pilo, ako nang mamamatay niyan sa'yo. Ano ba yung ginagawa mo niyan? Ano, sinunod ka sa customer mo? Ano yun?
Eh, paano customer ko na kinukuha niya pa eh? Mari Joseph ka naman. Kung gumagawa siya, sari-saring kompetensya ang ginagawa niya. Kumukuha pa siya ng mga gimmick kung ano ang ginagawa niya eh. Itay, eh, imbes na magalit ho kayo, di umisip kayo ng paraan para magkaroon din tayo ng marami kliyente. Eh, di kung gumigimmick ko sila, gumimik din ho tayo. Oo nga naman. Di gayahin mo na lamang. Mas mabuti pa babaan mo ang presyo para yung mga tao babalik sa iyo. Hindi dinadaan mo lahat sa init ng ulo eh. Eh, bakit pa tayo magninegosyo kung lulugi rin lang? Gumagamalaki na ang gastos natin ngayon sa taon, ha? Malaki na ang gastos natin sa kahoy. Pagkatapos eh, gigimik pa tayo, hindi malulugi tayo. Eh, tayo ganun din naman ho ang sumatutan nun eh. Pag marami na ho tayong kliyente, eh di nakakabawi rin ho tayo. Pero dapat, oh ito, tatandaan mo ha. Yung anak niya ng Herman yan, huwag siya makakapunta-punta rito, ha. Tatagayin ko yan pag nakita ko siya. Tanda mo, hindi ako nagbibiro. Tatagayin ko siya. Sabi niya kailangan hindi mabali kahit na alam niyang mali siya. Naku, Randy. Hindi ko nga maintindihan kung ba't mahal na mahal yung trabaho niya. Ganun din naman ang itay ko eh. Hindi ba natin sila pwedeng sisihin? Inamalan nila sa magulang nila yan. Hindi ko naman sinasabing ano eh. Hindi naman masamang magmahal ang trabaho, hindi ba? Kaya lang, tingin ko sa tatay ko masyado siyang dibdiban eh. Parang ang feeling ko, ayaw niyong makita yung morning niya ng walang lamang patay. Weird siya, di ba? Edna, talaga bang galit na galit ang itay mong city ko? Yun nga, isa ko pang problema eh. Yung mga pagbabanta ng tatay ko sa inyo. Pero, makikipagkita ka pa rin sa akin sa labas, ha? Saka lang, huwag na natin pahirapan sarili natin. Alam mo, Edna? Mahal na mahal kita eh. Sa maagap na pagsaklolo ng mga kapitbahay, manahil natupok na ang punerarya ni Herman ang karibal ni Pilo sa paghahanap patay. Pero dahil sa mga pangyayaring yun, lalong humina ang negosyo ni Pilo dahil siya ang napagbibintangan sa sunog na yun kahit walang nakuhang ebidensya laban sa kanya. Tawagin mo nga at baka nalilibang na naman yun doon. Pakain. Tingnan mo.
Alam mo ito yung negosyo natin ito. Mag-iisang ba na yan? Walang pumapasok dito. Walang pumapunta. Lugi tayo. Bakit? Visit. Malas tayo. Tay. Tama na ko yan. Iinom ako kung gusto kong uminom. Walang makakapigil sa akin. Sige na, matulog ka na ron. Hindi ko na okay na sa higaan mo. Huwag mo na ako, yatin. Dito ako. Dito higaan ko. Dito na ang pinakasilid ko. Tay, sige na. Tigas na ang ulo mo, ha? Alis ka pa ako hindi. Sige na, lakad na! Umalis ka na! Sinabi ko, malis ka na. So, paano yung tema? Sige na, makil ka na ron. Tigas na rin, ha? Aakit ka ba ron o hindi? Desperado na ako talaga ng tatay ko eh. Kaya kung ano man ho ang mga nagawa niya sa inyo, ako na ho humingi ng paumanhin. Alam mo, ang totoo niyan eh, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa tatay mo eh. At totoo ang sinasabi mo na desperado na nga siya. Nasabihin na natin na naiinggit siya sa pamamaraan ng pamamalagod ko sa punerarya. Ah, pero huwag yun ang pag-usapan natin. Ano ba talaga ang gusto mong maitulong ko sa inyo? Kaya nga ito eh, tinuturo ko si Eddie ng mga bagong pamamaraan para manumbalik yung mga customers nila. Oo, oh, naintindihan ko. Alam mo eh, talagang kung tutuusin eh, mahirap yung ganito trabaho natin. Pero, kung magaling ang pakikisama mo, yung tinatawag na PR, ay madali kang makakuha ng mga prospect. Eh, yun nga ho, tinguro ni Randy sa akin eh. Yun lang. Ayan, sa mga lakaran namin, eh, sasama ka na namin para matuto ka ng pakikipag-usap. Oo. Pero huwag mo sasabihin sa tatay mo. Bigyan mo siya ng sorpresa. Oo. Salamat po. Oo, sige. We'll be right back.
Anong ginagawa ng magaling kong anak? Tay, nakain na naman kayo. Bakit? Nagagalitan mo ako? Akala ko ba gusto niyong dumaming kliyente natin? Eh, paano kayo pagkakatiwalaan kung palagi kayong lasing? Kliyente? Lasing sa palagay mo ba? Magkakaroon pa ng kliyente itong morgue ito? Magkakaroon pa ba ng patay rito? Hindi na. Kahit na kailan, hindi na magkakaroon dyan ng... Oo, itay. Bumalik na ang tiwala ng marami sa inyo. Ginawang ko ng paraan. Mabuti naman ho, Inay. May apat na nga akong kliyente na kumuha ng memorial at life plan eh. Oh. Huh? May lalapitan pa kami iba, Nay. Ano ba naman? Yung bata niya, di ba nakakagulo sa lakad mo? Hindi ho. Sa katunayan nga, tinutulungan ko pa si Ate Edna eh, di ba, Ate? Totoo yan, Nay. Swerte ko sa akin eh. Pagkasama kayo, marami kumukuha sa akin eh. Kita niyo na. Ang nakasumaniwala eh. Sige na. Sige na. Naniniwala na akong maswerte ka na. Oy, tawagin mo tatay mo sa baba at mag-aayon ako. Ako na lang, Ate. Anong sinabi ko sa'yo? Masama sa katawang mo yung amoy ng gamot sa baba. Kaya dyan ka lang. Ako na lang. Ano mong gagalawin to? Kasi may balsa mo na. Patay na siya. Eh kung mapupunta sa iba yan, di makukuha pa ng iba, doon nila yung balsa mo yan. Mabuti pa lang dito sa atin. Isang ako kriminal. Baka mo nito, ano? Kriminal kayo! Patay na siya.
nagkamali ka. Kriminal kayo! Eto! 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 Nawalan ng paggalang si Edna sa nasaksihan niyang pagpatay ng kanyang ama. Mula noon ay hindi na niya binalikan ang hanap buhay na unti-unti na sanang napapalapit sa kanyang puso. At lalong tumindi ang galit ni Edna nang isang gabi ay... Kimi, anak ko. Kimi, anak ko. Gising ka na naman, matulog na tayo. Kimi? Bakit? Ha? Di siya ba inay ko? Sino? Siya? Kimi, anak ko. Huwag kayong matakot sa akin. Nagparito lang ako upang humingi ng katarungan. Pinatay rin ako ng iyong ama sa kabila ng pagmamakaawa ko sa kanya. Bago ko isilang aking anak, ay lihim niya akong sinakal. Bagay na hindi napansin ng iyong ina. Pero bago ako malagutan ng hininga, ay pinili kong mailuwal ang aking anak. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag mo siyang pababayaan. Ni Kimi. Ilusyon lang ngayon. Hindi ilusyon ang nakita namin ni Tay. Yun ang kaluluwang di matayamig dahil sa krimen na ginawa ninyo. Huwag ka na magkaila, Pilo. Sa nakikita ko sa iyo, kaya mo ngang pumatay ng tao. Magkaroon lamang ng laman ng morgue ito. Oo, Pilo, magagawa mo yun. Kayo ang kailangan ko, hindi sila.
Hindi sila. Kayo. Kayo kailangan mo. So, narin yung bangkay? Eh, Ma'am Pilo, hindi yung bala customer yun, kundi customer ng anak ninyo. Oh, yun niya. Kaya dalhin dito para ma-embarasan mo na. Eh, nilipat po ni Edna sa kabilang puninarya. At sabi ni Edna, huwag daw kami makialam sa mga customer niya eh. Ibig sabihin, pati anak ko, kinakalaban ako? Eh, Ma'am Pilo, baka pwede makabali, babali sana kami. Baka pwede kita sipahin, ha? Nakita mo yung dilalal niyo rito yung bangkay. Hanggang ngayon, wala pang maangkin. Eh, lugi na ako, ah. May naisip ko kang paraan dyan para pagkakwartahan. Yung mga natitirang bangkay dyan sa ibaba. Oh. Ano? Ano naisip niya? Eh, meron naman ang bibili niyan para pag-aralan. At nakahanda silang bumayad. Magkano raw? Pilo, May bago naman racket ang papasukin. Abay, kung pagkakakwartahan, be. Ano yan? Malaki yung madudugas natin dito. Kumpara kailan natin mga patay natin dito pa. Ano ibig sabihin? Kung mario, may patay sa ibang bahay. Oh. Nang sa ganon, libre ang pasugal. Ay, hindi ba illegal yun? Ay, malakas yung pasugal ang pag may patay. Saka hindi nila masasabing illegal yun dahil may nakapurol. Aha. At kahit ilang patay, aarte lang sa inyo. Ba? Pagkakakwartahan ba yun? Kaya di parking na lahat yan kaysa sa pakinabangan pa yan ng lupa. Di tayo muna makinabang. Sabi ko na sa'yo, Pilo! Mayaman ka na naman! Ang bangkay ay mina ng kwarta. Itong mga bangkay na ito. Ha? Tama-tama ito, Magpilo. Dito lang yung alak, tsaka pulutan. Sumabog na sa dan eh. Magandang balita, Magpilo. Ano? May natagpo ang patay doon sa duluan. Walang nakakakilala. Nagkasinyasa na nga kami ng kapito ng barangay eh. Sa atin na raw sigurado bibigay ng bangkay. Inuswerte na tayo ngayon. Dami siya, magkakakwarta na tayo. Ha? Tapasok lang tuloy-tuloy yung mga kwarta, yung mga bangkay na yan. Pagkakakwartahan na natin na gusto. Mula nang kayo'y lumayo sa lugar na ito, ay kung ano-ano ng illegal na hanap buhay ang pinasukan ng inyong asawa. Ang totoo niyan, sabi ng kaibigan kong pulis, matagal na nilang sinusubaybayan ang asawa ninyo, pati yung mga tauhan niya. Pag nagkataon, kawawa si Magpilo. Alimiling, pagkakataon pa naman mo siya magbago eh. Balikan niyo na lang ho. Tapos ho, payuhin niyo ang sumuko. Lalo na ngayon, nakatambak yung mga bangkay dyan, ha? Matagal lang dapat huwag inilibing yun, eh. Eh, bakit hindi niya pinalilibing? Inay, ginagamit na ho yun sa illegal na hanap buhay, eh. Pinarerentahan ho yung iba. Tapos yung iba naman, pag pinagsawaan na, pinagbibili. Diyos ko naman tao yan, no? Bakit nagkagalo si Pilo? Hindi pa naman huli ang lahat, Alimiling. Kausapin yung asawa nyo. Himukin nyo siya. Payuhanin nyo siya na kung sana siya sumuko. Inay, wala nang ibang paraan. Sasama ko kayo. Thank you.
ako. Ako iniwan mo. Iniwan mo muna ako pagbalik-balik yung kanta mo. Yung kanta niya nga malamang iwanan nga tayo. Tagay, sige, tagay. Tagay! Boss, hindi mo na kaya eh. Hindi kaya, para hindi ka lalaki. Oh. Igaw. Oh, mabuti pa ito, oh. Na talaga, hindi na, hindi na pwede. Mahila ako, oh, pare. Ito na lang. Oh. Yan. Oh. Oh. Putla-putla ka lang, ano, ha? Eh, ganyan talaga, eh. Ba? Mistiso, eh. Taga. Oh. Napupuna ko. Tagay tayo ng tagay. Ito mga ito, hindi umiinom, ha? Painumin mo nga. Yan. Oo nga, pare. Painumin mo nga yung sarol. So nga pala, no? Bakit tayo lang nagsasay dito? Sandali, pare. Single lang kami itong isang to. Oo. Ikaw, painumin mo ako. Dito? Oo, ako naman. Kanina pa ito, eh. Ako naman. Hoy! Ang ginagawa mo dyan? Kanina ka pa nakahiga dyan. Bumangang mo dyan! Ikaw, hoy! Inom tayo rito, hoy! Hoy, iinom ka, ha? Tayo, partner tayo rito, ha? Iinom ka! Sige na! Inom! Inom, oh! Inom! Oo! Oh, inom! Pilo! Pilo naman dito, asan ba yung tao mo? Pilo? Walang makatiyak kung sino ang pumatay kina Pilo at sa dalawa nitong tauhan. Ang tanong ng karamihan, sino ang nag-imbalsamo sa kanila? Malagim na kamatayan. Yon ang sinapit ni Mang Pilo. Isang nilikhang nabubuhay dahil sa patay at namatay dahil pa rin sa mga patay. Gaya ng nasusulat, ang nabubuhay sa tabak din namamatay. At anumang kasalanan at kasamaan, pagbabayaran mo ito sa kahit na anong paraan. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat.